mo namin lumikha sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Kami ay nagtipon-tipon ngayon upang tuparin ang aming mga mabuting adhikain at mapalaganap ang iyong mga banal na salita. Panunumpa sa katapatan ng watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mga mayan. Ako bilang isang Pilipino ay nangangakong gagawin ang lahat upang iyakan at pangalagaan ang aking kapaligiran. Napakapayag po natin dahil po sa taon na ito, tayo po ang kaunawagahan na binabaan ng Barangay Week. Bali, isang linggo po tayo na magkakaroon po ng iba't ibang programa. Alam naman po natin ang mga servisyong ibibigay sa atin ng city government ay talaga pong napakalaking bagay at napakalaking tulong sa ating mga kabarangay. Sana po mga minamahal kong kabarangay, sana po samahan niyo po kami hanggang Friday, suportahan niyo po kami upang maging matagumpay po ang Barangay Week na ating pinaraos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa aming pinakamamahal na pinaglingsod, Honorable Francis Anthony Garcia, sa aming Vice Mayor, Honorable Bianca Benson Dawson, at sa sangguniang panglingsod, mahal namin kayo, lalo na ng ating pinunong punong lingsod, dahil ginagawa nila ang lahat para sa ikauunlad sa mapayapa, masaya, at mapayapang lingsod ng Balanga. At ito ay binabahagi sa ating mga barangay. Muli po sa pagtutulungan ng Barangay Kupang North at City of Balanga, hangad po namin na kayo ay aming mapaglingkuran. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So napakapalad po at ako po ay natutuwa dahil ako ay nakasama po kayo ngayong araw. At alam nyo, ito rin ang parte ng aking bisita barangay at kamustahan. Nakakatipid ako sa Balanga kasi may sariling programa at nakakasingit po ako. Ngayong araw ho, meron naman ho akong People's Day sa aking opisina. Kaya po ako nandito ngayong araw at may text din ho sa amin na kailangan din namin makapunta ng 10 a.m. sa Kongreso para ipagpatuloy. Kung narinig nyo na ho yung Committee of the Hill sa Kongreso, ito po yung Resolution of Both Houses na kung saan tinatalakay po natin ang certain economic provisions. Kung dati minapirmahan kayong PI, so ito po yung kasunod ng PI na napirmahan po natin. So pagtalakay sa atin pong economic provisions. Ako po ay babati na lamang at magpapasalamat sa lahat po ng mga suporta na ibibigay po ng barangay. Dahil po sa pagsuporta po ng barangay ay napapadali po ang trabaho po dito po sa part po ng city government. Kaya maraming salamat po sa inyo. At nakarinig po natin kanina na napakaraming problema po ng ating bansa sa edukasyon, etc. Pero po ang tingin ko isa pa pong problema ng ating bansa ay ang sa ating po kapaligiran. Dito po, kahit po bata, matanda, mayaman, mahirap, ay may magagawa pong paraan para makatulong po sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Alam naman po natin ito, magtatapon po ng basura sa tamang lugar, mag-off po ng mga kuryente pag hindi na po ginagamit, ng tubig po, habang mga simple pong paraan, gaya po ng pag tayo po ay naliligo o nagsisipilyo, siguro po may ibang guilty dito habang nagtutoothbrush, hindi in-off yung faucet, ano. Di ba po, maliliit na paraan po yun, pero malaking bagay na po yun pag pinagsama-sama. So, kami po sa city government ay hinihingi po ang inyong suporta dahil po dito sa pangangalaga sa ating kapaligiran, lahat po tayo, responsibilidad po natin ito. So, magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo para pangalagaan po ang ating kapaligiran dahil po
Kung hindi po natin kapangalagaan ating kapaligiran, ang magagandang proyekto po na ginagawa ng city government, mga infra projects, education, yun po ay mapupunta lang po sa wala. Una-una pa, napapasalamat po ako sa lahat. Dito po si Caproli Bison, so ating kapitan ng Tortugas. Nabagit ko po kasi pinold, and of course, ating COMELEC po, si Sir Sibayan, na dyan po, palakpahan po natin. So, yun na po, unahin ko. Una po, nagpapasalamat po tayo sa support po natin dito po sa For the Charter Change po na nakakasangayon sa Kongreso. Dahil po nakita ng buong bansa yung support po ng tao for Charter Change. Ngayon po, umaandar na po yung proseso. So again, palakpahan po natin ang ating mga sarili dahil po agent for change po, kitang-kita po ang Balanga and Bataan po sa suporta po para po sa mga magandang pagbabago po na gusto po natin ihatid dito po sa ating bansa. So, salamat po doon. And then sa Ibong Dayo Festival po, salamat po sa suporta po ng lahat. Lahat po ng ating mga department, successful po. Kitang-kita po yung kagandahan ng Balanga, lalong-lalo po ng ating Balanga Wetlands and Nature Park. Although, sa tulong po ng ating barangay, ni Cap Rolly, marami po tayong gagawin na mas maganda pa para po sa ating Balanga Wetland Nature Park. Well, nagpapasalamat po sa lahat ng school and then sa lahat po ng ating mga barangay, lalo na ng Barangay Tortugas for a very successful 10th Ibong Dayo Festival. So, nakita po natin na yung Balanga, top 7 po, most improved sa buong bansa. So, ang City of Balanga. And nung ng local school board po tayo last week, nakita po natin, compared po sa lahat po ng mga schools division sa buong Central Luzon, dahil po sa improvement ng Balanga, top na rin po sa buong Central Luzon, sa .G10 ang Balanga. So, napakalaking improvement po ang nangyari. So, dahil po ito sa lahat po ng mga appropriations po natin through CEF and through General Fund, na-approve po ng ating sanggunian. Isa na po dito, of course, yung laptops para po sa lahat ng teachers. Tapos yung mga TV po, ngayon po nag-appropriate po tayo para po lahat ng classroom. Magkakaroon po ng 55-inch na smart TV sa lahat po ng classroom sa buong City of Balanga. Napaka-importante po sa kalinisan ng Kupang North. So sana po ay lalong patuloy po natin, headed by Cap Jaime, yung lahat po ng efforts po sa kalinisan kahit po sinabi ni Vice Tia and sa pagsama po sa lahat po ng ating mga programa ng Barangay Kupang North, lalong-lalo na sa activities po ngayong Barangay Week.